Mga ka-YouTube, meron po nagtatanong, ano ba yung soured oats at saka paano po ba gawin yan? Ang pagsasour po ng oats ay natutunan ko po sa mga kaibigan nating Amerikano. Ever since, lagi po silang gumagawa nitong soured oats. Why? Hindi po maintindihan kung bakit. But I think it has something to do with nutrition. Ano? Ano ba yung soured oats? Yung po ay avena. Ang tawag po sa oats, avena. Ang avena po, pinapakain sa kabayo. As a matter of fact, jockey oats po yung ginagamit natin. Ano? Yung jockey oats po, or kahit na yung regular oats, whole oats kung tawagin, inilalagay po yan sa tubig at pinababayaang mapanis. Ano ang dinadagdag dyan bukod sa tubig at saka yung soured oat? Naglalagay po tayo dyan yung iba, apple cider, parang suka. Pero ako po, ang nilalagay ko, probiotics. Kasi po, we develop probiotics dun sa process ng pagsasour ng oats para po maging readily assimilable ang sustansya ng oats sa katawan. Kasi po, pagka yung oats na yan, eh, binigay nyo sa mga manok, makita nyo, pag-ipot nila, halos buo yung oats eh. So, hindi nila na-absorb yung nutrients ng oats. Kaya po, sinasour natin. We are allowing the microorganisms para ma-digest. Maging mas readily assimilable, mas madali silang mapasok sa katawan ng manok para po sa kanilang kalusugan for their health. Okay, what we do is, naglalagay po ako ng wow manok or probiotics. Pag naglagay po ako ng probiotics, pinapapanis natin siya. Pagka po binayaan natin silang mapanis for 2 weeks, pwede na po natin silang umpisaang ibigay sa mga manok. May process tayo na tingin ko nakabubuti sa development ng kanilang framework o buto. Alam niyo naman, there are people who prefer birds na with robust body and very strong bones. Sabi nga nila, ang structure ng isang bahay, importante yung kanyang framework, yung tibay ng kanyang skeleton. Yan po ang ating pakay. Nagdadagdag po tayo ng calcium. Yung calcium phosphorus po, napaka-importante sa development ng skeletal health o bone structure ng ating mga alaga. Pagka po malambot ang buto, mahina po yung mga manok na yan. But when they're really strong, maganda yung nutrients nila. Sabi ko nga sa iyo, the kill bones, abot po hanggang doon sa kanila sa dulo ng puwet. Tutulungan po tayo ng ating kasama na si EJ paano gumawa nito. Ang mga sangkap po natin ay siyempre yung ating jockey oats. Tapos meron po tayong sesikal, no? May sesikal tayo. Tapos meron tayong milk. Whether whole milk or skim milk, nasa sa inyo yun. So kailangan natin mga 1 kilo nito. Sasamaan po natin ng sesikal or any calcium phosphorus mixture na para sa mga alaga natin. So kukuha ng konti, 1 teaspoon or 1 tablespoon, depende po sa inyo. Sa amin po, 1 teaspoon sa 1 kilo. Hahaluin niyong mabuti, and then pagka soured na po yung oats, inilalakok po ito at saka po yung ating red cell. Yan po ang mga sangkap natin dito. Mapapansin niyo na kakaunti na lang, hanggang dito na lang ang lalim. So, kailangan mag-prepare tayo na para tuloy-tuloy. So, we're going to mix another batch. Okay? So, meron tayong timba. Ilalagyan natin ng tubig. Maglalagay po ng tubig sa ating timba, no? Sapat lamang po para makalubog yung ating avena or jockey oat. Pagkatapos po, lalagyan na po natin yan ng avena. Good for a month siguro or 2 weeks. So, hindi na po kailangan patin yan. Basta sapat to pa para siya ay pag namaga, eh hindi siya tatapon o hindi lalagpat. Sige, lagay. Ayun, fermentation. Yan. So, pagkatapos niya, tatakban na natin yan. Pero lalagyan muna natin ng wow manok para po makatulong sa fermentation. Yan. Kapsula mo ito. So, kapsula yon. Sige, i-boost mo na lang. Sige. Yan. So,
Pagkatapos mo niyan, pwede na siguro yun. Kahit isa lang. Hahaluin. Tapos tatakba na yan. And for a period of 2 weeks, we will allow the microorganisms sa fermentation niyan. Parang tutulungan na nating i-digest yung pagkain even before kainin ng mga manok. Yan po ang process ng pag-sour ng oats. As I had mentioned earlier, yung iba po ang gamit, apple cider. Pero kahit na walang apple cider, kahit na wala tayong probiotic, pwede rin po, basta po may tubig, mayroong avena, and we will allow it to sour o mapanis in the process of fermentation. Yan. Ngayon, naituro na natin sa inyo, ituturo natin sa inyo kung paano gamitin ito sa farm. Ito po ang paraan para gamitin, paano gamitin itong soured oat sa farm. Okay, for the health of our biddies, dahil ang mga binibigyan natin niya, mga cockerels, yung mga stags, kahit na yung mga adult, pwede rin naman. Kukuha po tayo ng soured oats. Okay, pakita mo yung soured oats natin. Nako, medyo ano ho yan. Matindi na amoy niyan kasi well fermented na, no? As I mentioned, pwede niyong bilisan ng fermentation by you adding any probiotic product. In our case, wow po ang ginagamit natin. At marami po dyan. Meron pong mga microbugs, micro whatever. Tapos, lalagyan po natin ng yung ating skim milk na may kasamang calcium, phosphorus, no? Ayan, ganun po. Yung daming yon is good for mga isang batch na po yon. Tapos po, sasamahan natin ng red cell. Ayan. Ayan, pwedeng sa takip lang. Isang takip, isang batch. Okay? In this case, masyadong konti yung ating avena. Dadagdagan pa po niya yan. Siguro isang puno. Kung pwede na isang puno dyan. Dadagdagan mo ng avena. Ayan, sige, lagay. Hanggang sa mapuno-puno. Yeah, okay na yan. Ganyan po ang karami, more or less, para sa isang batch of 50. 50 BDs, ganun lang. Oh. Kita nyo na, namumula na siya because of the red cell. May kasama na po yan ng ating calcium at phosphorus with milk na makakataas ng kanilang protein. And yung calcium nga na kailangan ng bones. We only should be very careful not to mix in too much calcium and phosphorus kasi po na nagsasara ka agad ng buto pag napapasobra ng dami. Kaya 1 teaspoon sa 1 kilo ng milk. Yan po ang paraan ng paggamit nitong ating soured oats. Ilalagay nyo na ho yung patuka sa feeding trough at saka nyo na lang ho ipapatong yung soured oats. Kasi po ang soured oats basa. Kaya kailangan sa ibabaw siya ipatong para po hindi naman maano yung kwan, makulta yung ating mahal na mga chick booster or stag developer as the case may be. Ayan po mga ka-YouTube kung paano gumawa ng soured oats at kung paano gamitin ng soured oats para sa health ng ating mga alaga. Tapos hanggang sa muli, sana'y may natutunan kayo.